tila nagkaroon ng habulan ng husap daga sa baho Masinde, Masinlok nang habulin at pigilan ng China Coast Guard ang isang Pilipinong mangingisda. At hindi lang isa gumabol sa kanya, kung hindi dalawang inflatable boats pa ng CCG. Ang maaksyon na tagpo na yan at ang tapang na ipinakita ng ating kababayan. Ating alamin sa sentro ng balita ni Patrick De Jesus. Maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng rigid hull inflatable boat at mangingisdang Pilipino na nasa bangkang mangisda. Na nangyari nitong nakaraang Biyernes, 22 ng Setyembre, habang nagpapatrulya ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Bangkaw sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pilit hinabol ang mangingisda hanggang magbaba pa ng isang rigid hull inflatable boat ang China na humabol na rin. Dumikit ang inflatable boat at muntik pang mabangga ang fishing boat. Pakay nilang itaboy ang mangingisda na sinusubukang pumasok sa loob ng Scarborough Shoal. May 10 minuto tumagal ang habulan. Ang matapang na mangingisdang ito ay si Arnel. Hindi ako makapasok eh dahil sa gan. Go, 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 go. Go daw, pinataboy ka? Opo. Natapay ko. Ayaw mo pasok. Dalawang rangan po taga, ano, narangan pa ko isa. Bibibig mata ko, bali mata ko. Manulala ko, matras lang ako. Wala ba silang hawak na armas eh. Hindi pa lang ako natatakot. Pero baka banggain po kayo. Ayaw, bangga naman. Binabangga pa tayo ko eh. Binabangga? Opo. Buti hindi nasira. Ay, hindi naman. Giniminura ko naman. Ganito rin ang nararanasan ng ibang mangingisda. Lalo't bantay sarado ng mga barko ng China ang malaking bahagi ng Scarborough Shoal. Sinusubukan nating makalapit sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal pero hinabol tayo nitong barko ng China Coast Guard na may bow number 3105. Matapos tayong mahabol ay hinarang tayo nitong pagkalaki-laking barko ng CCG. Pero bukod dyan, mayroon pang dalawang CCG vessel ang nasa bisinidad at mayroon ding Chinese Maritime Militia vessel. Dumikit ang malaking barko ng China Coast Guard na nasa 18 metro lamang ang lapit mula sa sinasakyan naming barko ng BFAR at makikitang kumukuha ng litrato ang mga crew nito. May naka-flash pang mensahe sa LED board ng CCG vessel na pinapaalis ang barko ng BFAR. Ayon sa mga mangingisda, ang pangtataboy ng China ay abala sa kanila, lalo't sa gana pa naman sa isda ang mismong bahura. Parang nakakasamang loob din sir sa atin to, tapos tinataboy tayo ng mga Coast Guard ng China. Laking tulong po sa amin yung bahura na ito, gawang lalo pag may masamang panahon, pwede po kami magkubli dito. Kaso ano nangyayari? Hindi ngayon nga po, hindi kami makalapit. Malayo po lang po kami, aarangin na kami nila, natakot naman po kami. Yun lang po, dyan lang po kami sa mga gilid-gyal, o kaya uwi na lang po kami na walang mabit-bit. Wala rin po sir, bawal naman po kayo magkubli dito. Pag malakas yung panahon, may panahon, masamang panahon, minsan uwi na lang na walang luhaan. Tiniyak naman ng PCG at BFAR na mas magiging madalas ang pagpapatrolya sa Baho de Masinloc upang mas magkaroon ng lakas ng loob ang mga mangingisda roon sa nakalipas na resupply mission na kapag-angkla ang barko ng BFAR 300 metro lamang ang distansya sa mismong bahura. As a matter of fact, ang naging usapan na ngayon ay ang pagsasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel at ng Philippine Coast Guard vessel para mapaigting pa ang pagpapatrolya dito at i-maintain natin itong small achievement natin, no, na matatawag kung saan tayo ay nakalapit na sa Baho de Masinloc. It's not just a show of flag dito sa Baho de Masinloc, pero ito ang objective nito ay pangalagaan ang seguridad at kalagayan ng ating mga mangingisda dito. May mga hamong dala ang presensya ng mga dayuhang barko. Hinaharap ito ng mga mangingisdang Pilipino hindi lang para sa kanilang kabuhayan, kundi para igiit din ang ating karapatan sa loob ng ating teritoryo. Sakay ng BRP Dato Bangkaw mula rito sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.